nanahina ang isa sa mga nakamulatang hanap buhay ng 75 anyos na si Aling Pilar ng Barangay Anunas sa Angeles City. Sa kabila ng kanyang edad, patuloy pa rin siya sa pananahi tulad ng mga face mask na binibili sa kanya ng 4 na piso kada piraso. Sakripisyo para patuloy na matulungan ang 4 niyang anak at masuportahan ang 3 apo. Kung pwede nga lang ako, gawin ko pang araw yung gabi. Para matapos ko lang ito, may suporta ko siya ang mga anak. Plantita naman ang isa pang bidang ina na si Aling Roselina ng Barangay Mining. Aminadong sa utang binuhay ng 62 anyos na nanay ang kanyang 6 na anak. Maagang nabalo, kaya mag-isang tinaguyod at napagtapos sa pag-aaral ang mga anak sa pamamagitan ng iba't ibang negosyong kanyang pinasukan. Gusto ko talagang matapos ang mga anak ko dahil kami hanggang grades lang. Gusto naman namin mag-aral, walang mga pera yung nanay namin at saka tatay namin. Nahirap ang buhay, kaya ako nagpursigi ako na ganang buhay para sa mga anak ko. Paglalako naman ng kalamay ang hanap buhay ng 54 anyos na si Pasita Junicio. Ito ang pinagkukunan nilang pamilya sa araw-araw na gastusin, namatayan ng panganay na anak at ngayon ay mag-isang sumusuporta para sa 2 niyang anak. Kahit na umuulan, mainit, nag-ano ko niya, nagtitinda ko dahil sa mga anak ko. Hindi man siya ang nagluwal, itinuring pa rin na tunay na anak ng 49 anyos na si Janet Basco ang 10 taong gulang niyang pamangkin na si Richard na na-diagnose na may cerebral palsy. Namatay kasi ng nanay ni Richard, kaya naawa ko sa baby. Kaya kinukumbo siya. At ngayon po napalaki ko na. At least ngayon malaki na si Richard. Nabigay ko yung dapat noong nanay niya nag-aalaga sa kanya. Kaya nga, linalabanan ko yung aking sakit. Dahil sa kanya, bata pa siya para maiwan ko rin. Kaya naman ngayong Mother's Day, hinandugan sila ng makeover ng makeup artist na si Richard Strands ng Angeles City. Si Strands din ang tumulong sa basurero turned model na si Dennis Pascual na ngayon ay kanya ng kinupkop at binigyan ng trabaho sa kanyang salon. Ginagawa natin ngayon ito para sa kanila kasi gusto nating pasiyahin at gusto nating bigyan ng reward yung mga ulirang ina na walang sawang sumusuporta, nag-aaruga sa atin. Dahil sa espesyal na makeover, ramdam ng mga nanay na espesyal sila sa araw na ito. Maliban sa pagpapaganda sa mga ina, binigyan din sila ng kaunting tulong tulad ng cash at groceries. At ang kwento nila marahil ay hindi naiiba sa kwento ng iba pang ina na dapat lang bigyang pugay at pagkilala dahil sa sakripisyo at pagmamahal na handang ibigay nila sa kanilang pamilya. Tricia Mustoles, ABS-CBN News, Pampanga.